morning guys and welcome back to Entong Soul Channel. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ito, napakain natin yung ating mga alaga. Yan, mga silage. So punta tayo dun sa bukid. Pakita natin itong mga napier grass natin. And maya maya siguro harvest tayo yung kalahating parte kasi medyo marami-rami ito. And then mahirapan tayo kung tayo lang ang mag-silage. So ito, nagpapatubig siya ang kalburading ng mga mais. Ayan, ang ganda ng simoy ng hangin ngayon. Sariwa. Ayan o. Ang ganda ng mga mais. Ito, yung mga tanim nating napier, yan yung i-harvest natin. Kahit pa paano, eh, okay naman yung tubo. Ayan o, ang tataas. Natin mga mais ng kalpurting. So dito unahin siguro natin itong part ng napier dito sa bandang likuran kasi medyo matured na siya. Ito yung kagandahan gawing silage. Ayan. Mais habis natin yung ano. Dito hindi na tumubo yung napier. Bunuan niya. Awon. So nagabo na si Uncle Forge. Minute and tumaas yung araw, i-harvest na natin to kasi maya maya siyempre maraming pa tayong gagawin dun sa kulungan, papakain tayo ng mga alaga and then titingin tayo ng ipa dun sa kiskisan dahil wala na tayong pangbedding dun sa ating mga kambing and dun sa peking duck. So kailangan natin ng bedding kasi pansin natin medyo madumi na. So ayan mga sitarya natin, no. Tsaka pala, meron tayong biniling mulato to na seeds. So, itatry nating magpula and then magbubudbud din tayo sa area na to. So, yun, itatanim natin yung mulato. Kasi ang mulato rin daw is maganda sa ano, sa mga ruminants kasi mabilis siyang dumami. And matibay siya sa init, tapos maganda yung tubo niya during yung rainy season. So yun yung tinatarget natin dito, na maging unlimited yung ating mga forages para just in case man na magaya nung last month na ang hirap ng pakain, at least ready tayo. And then itong napier natin na to, pag naputol na itong mangga kasi wala pang nang mag-change, so unti-unti nating papalitan yan. Lagyan natin siya ng giant napier. So order tayo dun sa Cotabato. For the meantime, dito muna tayo magtsatsaga sa ating napier grass. So ayan, kukunin na natin yung pang-harvest ng napier. So unti-unti lang natin. Kahit man lang makakuha tayo ng at least dalawang maliit na drum, pwede na. Ay, naku po.
So yan no, kasalukuyan tayo nag-harvest. And may napansin ako dito sa ating mga napier. So ayan, kulang sa alaga, kulang sa patubig, kulang sa abono. Ayan, may mga mapapayat na parts. So kahit pakyong siya, once na hindi mo rin naalagaan masyado or maraming damo, tulad nito, ayan, lumiliit yung stalks niya. Pero meron din naman yung mga malalaki gaya nito, ano, mga matataba din. So, meron pa doon sa gitna, yan, meron pang mga parts doon na matataba. So yan, tuloy pa rin natin yung pag-harvest para mabilis na matapos. So ayan no, na-harvest na natin yung kalahating part. Maybe next time i-harvest pa natin yung kasunod. So ito, sobra-sobra siguro to sa tatlong drum na maliliit. So ayan, mamaya i-chop na natin to. Ayan no, second harvest natin. Grabe, ang kapal din ng dahon. Kulang sa abono, kulang sa patubig, pero yun ang kaganda ng napier, nakakasurvive sa tag-init. Yan. And then meron nga palang additional tayong pakain. So ngayon din na tayo ng problema sa pampakain dahil marami. Yan. Ito pa yung isa, yung kamuting baging. Binigyan tayo ni Uncle Pords. Kamuting baging. So pwede rin to sa mga kambing. Kagaya nga nung previous vlogs natin before, nag-harvest din tayo ng ganyan. So ngayon hindi tayo mamumroblema sa pakain. So yun, yung napier grass, gagawin nating silage. Plus, meron pa tayong corn silage niyan. By end of February siguro dahil available na niyan kila Sir Roger. Ayan, dati nating harvest ngayon, no? Chop na natin yung iba, then may natira pa. So pupunuin muna natin tong dalawang drum. Sa mga hindi pa nakakalam kung paano mag-silage, panoorin niyo yung aking mga previous videos. Andun po naka-upload yung silage making or napier silage making. So ayan, i-compact muna natin siya dito sa maliliit na drums. So pag may mga sumobra, yung isa pang drum dun sa storage room natin is naka-prepare na. Pinapatuyo lang natin dahil inugasan natin. So ayan. Ito lang sa kaluwang sa loob, medyo basa pa. Kamote, gusto rin nila yung mga sanga-sanga eh. Pag ginapas mo, pag di mo ginapas, kakalap lang nila. Oo, yung pagpotonin nyo. Saka dapat sinapampag mo dahil yung mga nakakapit na ito. So yan, tapos na natin silang i-compact. Bali, ang kinalabasan is tatlong maliliit na drum plus yung ito, nasa kalahati lang yung na compact natin dito, tapos nilagyan na lang din nating plastic, tapos dinaganan natin ng mabigat na bagay para wala siyang air pockets. So ito yung kinalabasan ng ating napier, yung na-harvest natin, second harvest. Pero yung na-harvest natin kanina is kalahati pa lang nung area, so may natira pa. At dahil wala kasi tayong sobrang drum, yun nga, yun lang yung na-harvest muna natin. And then bubuksan natin to maybe after 2 to 3 months. So itatry natin kung maganda ba yung pagkaka-silage sa atin yan. So yan.
And hindi pala tayo naglagay ng molasses ngayon kasi gusto rin nating i-try yung napier silage na ginagawa nung sa Adelaide River Farms. So hindi sila naglalagay ng molasses, direct ano lang, direct compacting lang, wala nang ibang nilalagay. And yan, ito po yung mga laga natin. Pakain tayo ng yan, ligaw na damo muna yung paragis kasi nga binigyan po tayo ng tiyuhin natin ng damo. Ayan, medyo makalat lang po. Tapos yung bisiro natin doon sulok. Ayun na, sulok. Mamaya kukuha tayo ng iba para ilagay natin sa bedding kasi madumi na eh. So yan, ano, mga tuta natin. Tapang nitong nanay kasi. Hello. Doon pasok. Yan din po yung kamoting baging natin na naibigay kanina galing sa bukid. So madami tayong pang istak ng pagkain ngayon. And before nyo po ipakain sa mga ruminants ito, sa mga kambing, kailangan yan, pinapagpag nyo kasi may mga alikabok. So para malinis din. And ang gustong-gusto po ng kambing ito, itong part na to. Ayan yung malutong. Ayan. Pag malutong na yan, gusto po nila yan. So bibigyan natin later yung mga kambing natin. So nagbibigay tayo ng ad libitum na pakain dito sa inay natin para makarecover yung katawan niya. Itong bulog natin makalat. Kaya, ayan, pakunti-kunting lalagyan. Tulad yan, kinakalat niya lang yung mga pagkain niya. Kaya hindi siya masyadong tumataba. Unlike dito, sanay. Tingnan yung ginagawa niya. Oh. Sabi itong angulo noben natin. Oh. Kinakalat muna naman, tinga. Ano? Ang dumi niya kumain. Kaya mapansin niyo po yung kulungan niya sa loob. Ayan, puro damo. Kinakalat-kalat niya lang kinakain niya. Sarap ng kain nila ng kamuting baging. Oh. Oh. Si F3 Bower. Kailangan ng maraming pagkain. Si Anglo Nubian. Ayan, si Tenga. Na makalat kumain. Dito sa bahay, pupunta kami ng kabilang baryo para manguha nung dahon ng mani. So unlimited tayo ngayon sa pakain sa mga kambing. Dahil sayang naman yung hindi natin kukunin. And binibigyan naman sa atin ng libre. So ito, magmumotor tayo ngayon. Yan, gamit natin motor TMX para may mapaglagyan tayo nung dahon ng mani-mani. So yan, punta na tayo. Kuya. Dito po kami sa Kukulaw.
nagsisegregate sila ng mani. Yan. Tingin ko kunin natin yung dahon. May takat nagkapo, kani pagayam tayo naglingan. Itinagan na unan. Kastiban, tingayam tikwa timani. Dear manang biyanag, may sa a construction worker. Sana siya tipagtarayan. Daming mani. Ganda oh. Hey! Yan yung pag-auma sa likod pa. Tsaka magaan na. Hindi siya mabigat. Sakay na natin to. Maraming pa tayong babalikan bukas. Ay, shout out kay Kuya. Ano, Kuya Balong, malalabas sa YouTube. Ante, kumaway ka. Ayun, tingi pa, babalikan natin bukas. May YouTube ako eh. Kaya pala yung balong na bagbagado. Mm-hmm. Kapatid ni Ate Rona. Mm. Kabats nila Daday. Naluto yan ate. O, ito sariwang mani oh. Ano pa? Thank you. Ayan, sariwang mani oh. Gababulog pa. Mm. Mga mani oh. Ito pala mani. Kamukha ng alpa-alpa. Dadaan dito yata sa kulang mo, pagano, pakalan, para madaanan yung kan. Dito tayo ngayon sa bahay. So, shoutout kay Kuya Robel. Ayan, binigyan tayo ng mani-mani. Pari mani. Konti-konting bunga, pero tatanggalin yan pagpapakain. Ayan, ang sabi kasi nila, bawal daw sa buntis to. So, magre-research muna tayo bago natin ipakain. Ayan. Sige, lagyan na natin doon sa lagayan. So dito natin nilagay yung mga mani, yung mga daon nya. Ang gagawin natin parang style alfalfa, air dry, and then saka tayo magbibigay ng pakunti-kunti lang kasi never pa natin itong natry eh. Sa Pangasinan kasi ganito yung binibigay nung isang farmer doon, yung talagang nakakapag-produce ng 6 liters per day na mga Anglo-Nubian. So nagbibigay din siya ng ganito. So trial lang itong mga bunga nyang tira, medyo malambot naman. Pero ang sinasuggest ko sa kay AirPod ko, tanggalin niyo na lang yung bunga para sigurado. So, trial lang po ito. Hindi po tayo expert sa larangan ng pagkakambing. Based on experience lang. So, ito try lang. Para makalesen tayo sa gastos ng pagkain. Kasi sobrang mahal po ng mga feeds ngayon. Ayan. Dito muna tayo focus sa mga grasses. So, ang kambing naman is hindi naman ganoon kataasan ng percentage ng pagbibigay ng pellets. Kaya, ayan, dito muna. More on forages. So, ayan, tapos na naman po ang ating isang buong araw. Maghapon tayo na pag-vlog ngayon. So, thank you very much po sa ating mga masugid na subscribers dito sa Entong's World Channel. And if you're new to our channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. Hit the notification bell for you to be updated on our next YouTube vlog. So thank you very much. God bless po. Ingat po kayo lagi. Bye.